Yo! What's up sa inyo mga kabintutista? In this video ay may share ako sa inyo mga idol. Bali, share ko sa inyo yung ginawa kong adapter sa bike na to. So yun, yung adapter ng ating brake caliper. Ayan. Bali, kinonvert natin siya sa from long reach caliper to short reach caliper mga idol. So yun ay papakita natin sa video na to. Kaya kung isa kayo sa mga gumagamit ng budget bike tulad nito, baka makatulong tong video na to. So tara mga idol, let's go! So yun mga idol, no, ito yung adapter natin, no. Yan yung ginawa nating adapter. So nag-DIY lang tayo mga idol. Bali kasi mga idol ay magpapalit tayo ngayon ng ating brake caliper. So yan. Yan yung Shimano to mga idol, pero non-series siya. Kaya ayan, bali yung dual pivot kasi nating ZTTO, ayan. Medyo sayad yung gulong natin, no, nagpalit tayo ng pang gravel na tire. Kaya medyo sabit yung pivot nya, yung dual pivot. So ito mga idol, nagpalit tayo ng single pivot na caliper. So mas maganda yung clearance nya, ayan. So yung mga idol, no. Pero hindi na natin ito gagamitin mga idol. Masyado rin malaki itong 35C dito. So mga next video mga idol, pag-usapan naman natin yung about sa tire size natin ng ating road bike. So yung mga idol, dito muna tayo sa ating ginawang adapter. Ayan, bali pang long reach caliper kasi itong bike na ito mga idol, no? Itong Phantom Explorer na to. Kaya yun, bali gumamit tayo ng adapter. Ayan, nag-DIY tayo para magamit yung short reach caliper. So ayan, para umabot yung sa brake pad niya mga idol. So bali nagpalit kasi tayo ng fork sa harap. So pang giant yan, pang road bike, short reach caliper siya, kaya kinonvert na rin natin tong sa likod niya mga idol. So hindi na yun yung stock niya na long reach caliper. So mga idol, baklasin natin to ngayon para may pakita ko sa inyo. Idol, no, bali natanggal na natin siya. Ito na siya, no. Ayan, sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung ginamit nating material dito. Bali ginamit natin dito mga idol is aluminum siya. Ayan, marami na rin kasing nagko-comment dito mga idol. Bali matagal na to sa bike natin mga idol, no. 1 year mahigit na. Ayan, kaya ngayon ko lang siya ginawa ng video kasi para ma-sure din natin kung talagang tatagal ba siya. Or matibay ba siya mga idol. So yun, marami na rin pala akong nakita dito sa aming nagganto mga idol. Kaya siguro okay naman na to. Yung iba naman ay bakal yung ginamit. So nagpabaan pa sila, nagpa-machine shop. So ito mga idol sa akin, DIY lang natin. So mga idol, pakita ko nga pa sa inyo yung ginamit nating material dyan, no. So ito siya mga idol, no. Yan, aluminum siya. Kung tatanungin nyo saan natin ito nakuha, marami to sa mga motor shop mga idol. So ito yung ginagamit nila mga pang bracket. Ayan. Madalas ko itong makita pinapang bracket sa mga motor, yung sa mga muffler, ganyan. Ginamit ko to sa aking plate number dati. Ayan siya. So kunin nyo mga idol yung mga makapal na version, no. Meron kasi yung manipis na version nito. So ayan siya, yung kapal nya nasa 1 cm yata ito mga idol. So yun yung kapal yung mga idol, no. Alam ko nasa 1 cm siya eh. Ayan, makapal-kapal siya mga idol. Kaya para sure na at mas safe tayo. So ito na rin yung pinili ko mga idol kasi may 2 libreng butas na rin siya, no. Ayan, no. Ayan, bali nakalibre ka na ng 2 butas dyan. So pinalaki ko na lang yung iba naman, yung ito naman isa ginawan ko na lang ng butas.
So drill lang naman yan mga idol, no? Kung may pang drill kayo, pwede yung butasan. So bala na rin kayo sa tornilyo yung gagamitin yung mga idol, kung anong size. So ito yung sa akin, hindi ko alam kung anong size to, D3 yata to. So yan yung haba niya mga idol, nasa 3 cm din. Tapos gumamit ako ng stainless na allen bolt tsaka allen nut, na allen bolt na ginamit natin. Tapos ito yung nut niya. Bali ginamit ko mga idol yung lock nut. So yun, hirap tong matanggal mga idol, no? Mahirap na ikabit. So para may goma yata siya dyan or plastic. So ito yung pinili ko mga idol, stainless na rin siya. So para hindi malaglagan ng nut yung tornilyo natin. So para mas safe to mga idol, yan na rin yung masasuggest kong gamitin nyo. So yung tornilyo naman sa likod mga idol, bahala na kayo kung gusto nyo ikabit or hindi. Kasi yung nakita kong isang tropa natin dito ay hindi na nilagyan ng tornilyo sa likod. So sa akin, nilagyan ko ng support. So ito, sa ano lang naman to, sa seat post. Yan, pero optional lang may mga idol, no? Bahala na kayo. Tapos yun mga idol, no, kung mapapansin nyo, merong kanal dito, ayan, sa part na yan. So ayan mga idol. So para yan dun sa tube niya mga idol, no? So ayan, bali tube type kasi itong kabitan niya mga idol, ayan. So ayan siya mga idol, kung mapapansin nyo, ayan. Nilagyan ko na ganyan para hindi na umikot-ikot mga idol, no? Para hindi siya lumikot-likot. So dito yung tornilyo niya mga idol. Ayan, bali dyan siya kakapit. So kung flat bar naman yung type yung ano nyo, kabita mga idol, hindi nyo na kailangan gawin yan. So ayan, tube kasi yung sa atin. Kaya ayan, ginawa natin yung mga idol. So madali lang ilagay yung mga idol, no? Bali kumuha lang ng liha. Ano, ilagay ko sa may pako, then yun. Yun yung pinangkaskas ko dyan mga idol. Ah, so ayan siya mga idol. So yung mga idol, no, sa mga nagtatanong ng timbang niya, no, kung mabigat ba siya, ayan, piluhin natin siya. So yung mga idol, 20 grams, yung mismong alloy. Sama natin yung isang tornilyo at isa pa. So yung mga idol, bali 86 grams siya lahat. So yan yung madadagdag sa bike nyo. So yung mga idol, yan lang naman siya. Ganun lang kasimple. So mamaya mga idol, pakita ko sa inyo kung ano itsura niya pag nakakabit na. So kabit na natin mga idol. Mas palagay ako kung dalawang bolt yung gamitin nyo. Ayan, may support tayo sa likod. So ayan yung ilalim nyo mga idol. Ayan. So ayan yung lock nut natin. Marerecommend ko sa inyong gamitin nyo ito mga idol, no, yung lock nut na yan. Hindi yan basta-basta mahuhulog mga idol. Di tulad ng ibang nut na pag nag-vibrate ay malalaglag na lang. So ayan, hindi nyo kayang ikutin ng kamay yung mga idol kahit maluwag na siya. Kaya mas safe yan mga idol, yung lock nut na yan. Tapos sa likod yan, mayroon tayong bolt and nut dyan na support. So yung ginamit ko lang naman dito yung sa seat post. Pero pwede nyo gamitan ng ibang bolt yung mga idol. Bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo ilagay dyan mga idol. So mga idol, try natin ilagay yung ating caliper.
So yun siya mga idol, no? Ayan na, nakabit na natin siya. So hindi ko pa masyadong sinigipan yan kasi wala pa naman yung pads niya mga idol, no? Yung brake pads niya. So ganyan siya mga idol, no? Ayan. Bali yung babantayin nyo dyan is itong butas na itong mga idol, no? Ayan. Tapat. Ayan. Tapat yan dyan. Malalagay nyo pa ng pads. At kapag umiga, ayan. Ayan. Nakalapat sa rim nyo. So ayan, dati kasi dito yung talagang kabitan niya, no? Pag long reach caliper. So masyado mahaba. Ito siya mga idol, maiksi lang. Ginamitan na natin siya ng short reach caliper. So yan siya mga idol. So yan, sana nakatulong tayo sa mga kapadyak natin dyan. Yan, sa mga ganyang problema din. So yan, sana magamit nyo itong video na to para sa bike nyo. Yan mga idol, natapos na natin siya. Yan. So yan, sana nakatulong tayo sa mga kapadyak natin dyan. Yan. So mga bago pa lang, bago natin kapadyak. So yan mga idol, for more videos, please don't forget to subscribe at pakidami na rin yung maliit nating notification bell dyan sa baba para updated pa kayo sa ating mga susunod na video. Yun mga idol, hanggang sa muli, ito yung Kuya Bentot signing off. Flying peace!